masyadong banggay. Inostay yung may-ari ng bakery. Papatayin siya. Ano bang katarang sa duha niyan, ha? Kayo! Wala kayo makailang dito! Mabuti ba, wait na kayo! Ah, siya takuriya. Mag-uusap tayo. Wala na tayong dapat mag-usapan, Nino! Nagpaalam naman ako sa inyo! Alam niyo mga hostage ako, di ba? Taramdaman ko ba? 8 beses ka nang nagpapaalam sa akin ng mga hostage. Akalain ko bang tututuanin mo ngayon, ha? Ito, tutuanin na! Walang mangyayari dito. Aakyatin ko ng loko. Negosyasyon po, mga kaibigan. Loko niyo ako! Sige, mag-iingat ka lang. Huwag naman mangyayari. Nakadeploy na mga bata. Huwag muna kayong magpapaputok, ha? Walang puto. Baka pati ako tamaan. Ayan po. Sagun, sabi mo sa mga bata, wala mo nang papaputok. Yes, sir. Mga kasama, sabi ni Kapitan, wala rin magpapaputok. Akala mo may magagawa si Ninong? Kung kahit bumalik yun, papatayin pa rin kita. Huwag! Alam mo yung ginagawa mo, Edong? May dahilan naman ako! At ina ba? Pinayagan mo naman ako, di ba? Psychopathy! Huwag mo lang ulit-ulitin pa. Lumalabas akong konsentidor niyan eh. Huwag naman akong papaluin. Napapahiya ako sa mga tao eh. Talagang nakakahiya. Nakakahiya yung ginagawa mo. Maswerte ka kung makakalaboso ka lang. Alam mo napapaligiran itong lugar na ito ng mga SWAT. Ngayon, dalawa ron. Sa itas mayroon. Mayroon pa ron. Ayuyug isa. Lahat sila nakatutok sa bungo mo. Itumba mo itong si Akong. Itutumba ka rin nila. O ano ngayon na pala mo? Tama lang siguro makagante ko dito, Ninong. Sobra ng pahirap ay inabot ko sa kanya. Sinasati na ako. Hindi ba ako pinasyento? Eh paano? Siya sunog isang dapat, isang siya tulok. Eh paano yun siya akin sinasati siya? Oh, maliit na bagay lang palang hindi nyo pinagkaintindihan, ah. Ayusin na natin ito. O ano, Akong? Ipinangako ba sa akin ay babalik mo itong sayadong sa trabaho? Ako ang gumagarantiya na hindi na siya matutulog sa trabaho. Kaya hindi na masusunog ang pandesal mo. Sige, sige, siya balik trabaho. Akin bigay pera, akin bigay sweldo. Tutuloy ako na, tulog. Hindi mo na ako kayang pigilan. Niloloko lang tayo ng taratado to eh. Umandar na naman yung pagkabuang mo, Edong. Hindi tayo lulokoy ni Taba. Ako ang makakalaban niya. Niloloko lang tayo nito. Totodati ko na to. Hindi ka ba talaga titigil? Edong, ubus na pasensya ko. Babanatan uli kita. Mapapahiya na naman ako sa mga tao niya, Ninong. Isang hataw pa niyang dyaryo mo. Kakatayin ko nito. Ano? Di tumirik ang mata mo. Tarantado! Okay na! Nagbukas na raho, nagbukas na. Ayan na, Kapitan. Naghilik na. Paano mo naman pinatulog yan? Oh, simple lang. Pinampas ko nito. Wala naman naman to, ah. Kayo naman kasi, Kapitan. Paswat-swat pa, eh. Tara. Bahala ka na riyan. Kapitan! Nong, eto yung koleksyon ng saklaan sa balot. Wala akong bawas yan. Ilapag mo riyan. Ay, salyan na rin po yung mga palusutan sa piyerno. Eto po. Binawas na ho namin dyan yung para sa kontak sa loob. Pero kompleto ho yan. Mabuti. O kayo? Eh, mahina ho ang koleksyon ng mga bata ngayon. Napaghuhuli ho sa divisorya eh. Eto ho. Okay ang kita ng 2,000. Etong pera nung.
kumusta naman yung mga pasugalang gido? Ayos lamang ho, Ninong. Yun ho mga pahuweting natin at mga bukis, tulad din ang dati. Kumakabig. Nong, eto naman yung koleksyon natin sa terminal ng mga jeep at saka tricycle. May nabalitaan ako sa gagalangin. Mayroon daw gustong magtayo ng putahan. Hindi pa rin nagbabago ang isip ko tungkol dyan. At sa bawal na gamot. Ayoko sa mga yan. Bakit, Nong? Balita ko, malaki raw ang kita riyan, ah. Pero tao ang puhunan ng mga yan. Mga babaeng mapapariwara. Mga batang malululong sa masamang bisyo. Nong, yan na po yata yung bisita natin. Magandang gabi, Ninong. Gustin, andiyan ka na pala. Upo ka. At nang maumpisa ng tagayan. Ano bang balita? Pinasasabi sa inyo ni Monjing, tuloy daw ang duelo sa may daang bakal. Mamaya madaling araw. May isang gabi pa. Para makapag-isip-isip siya. Sabihin mo kay Monjing Riles, huwag na niyang ambisyonin itong teritoryo ko. Hindi na raw magbabago isip niya eh. Kung ganon, sabihin mo sa kanya, may paglalagyan na siya. Tutuloy ka pa ba? Kailangan. Kailangang maturuan ang leksyon ng ambisyosong ihudap putang yon. At pagkatapos niyan, marami pang susunod. Hanggat ikaw ang hari dito, maraming hahamon sa'yo. Chedeng, nagkamali sila ng hinamon. Teritoryo ko ito. Hindi pa sila pwede mambuntis ng babae. Akin na ito. Oh, baka makalimutan mo itong anting-anting mo. Sana may natitira pa tong swerte. Tsak na mayroon pa. Kaya bukas, tulad ng dati, maganda ka ng almusal. Bago mag-alas 7, siguradong tapos na ang inkwentro.
Mabuti naman na tumupad ka sa usapan. Moncheng! Huling pagkakataon mo para umurong. Wala nang urungan to. One on one tayo. Matira ang matibay. O sige. Umpisan natin. Tara, tintay ka, Monchi, ha? Akala ko one on one tayo. Inabutan ng pagsikat ng araw si Monching Riles. Oh, buhay ako. Walang tama. Ano ka ba, Valentin? Hindi ka ba titigil hanggang hindi ako namamatay sa nerbiyos? Cheding. Lagi nating ginagawa ito. Hindi ka pa pala sanay. Kada may inkwentro ako, umuwi naman ako ng buhay, ah. At lagi rin akong naghahanda ng almusal pag napapalaban ka. Halika, kumain na tayo. Sa silong ni Kaka, may taong nakadapa, kaya pala nakadapa. Naninilid na pala ka, kang may buhok, ipin ay nakalubog, kay itim ng kulay, hindi naman sunog. Nong-nong, bilib ako sa'yo talaga. Akala mong hindi mo nakalimutan yung national anthem ko. Duro naman. Paano ko makakalimutan yan? Eh, yun ang kinakanta ng impo ko nung ako'y kanyang pinaghihele. Tatay, gusto kong tinapay. Gusto kong kape. Lahat ay gusto ko. O yan. Tigli limang piso, pambili ng gulguriya. Huwag isusugal. Gusto ko tinapay. Oh, mga bata, bili na ng gulguriya. 1, 2, 3. Oh, kapitan. Anong masamang hangin ang nagpadpad sa'yo rito? Alam mo nang, kahapon pa kita'y nahanap. Gusto ko tayo makausap eh. Gusto ko kasi malaman kung meron kang alam. Tungkol saan? Tungkol parang kay Monching Riles. Monching Riles? Wala akong kinalaman doon. Hindi ko naman sinasabi meron kang kinalaman eh. Ang tanong ko eh, baka ka ako meron kang alam. Huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Diretsuhin mo na ako. Gusto mong malaman kung ako ang tumimbog kay Monching Riles. Ganun ba?
Yan! Yan ang gusto ko sa'yo eh. Basang-basang mo ako. Marami rin tayong kahayupang pinagsamahan, Kapitan. Sa tono lang ng salita mo, masilayang ko lang ang ngiti ni Huda sa mukha mo. Alam ko nang ibig mo sabihin. Kung sa bagay, wala rin naman ako ebidensya. Wala rin naman ako testigo. Oh, ay ano pang dapat natin pag-usapan? Hindi kaysa solve. Ayan mo, Kapitan. Balang araw, pagretirado ka na. At hindi na akong ninong dito. Pasyalan mo ako sa aking rancho. At doon sasabihin ko sa iyong totoo. Matagal mong hindi tumalaw dito. Pasalamat ka at nakadalaw pa ako sa iyo. Kung nagkataon, at napuruhan ako ni Munching Riles. Baka namuti na yung mga mata mo sa kahintay sa akin. Namimiss na kita eh. Kung ano-ano tuloy ang naiisip ko. Akala ko, nakulong ka na. O, nasugatan sa mga inkwentro. Mabuti yung matagal-tagal tayong hindi nagkikita para lalong sabik sa isa't isa. Lalong masarap ang ugoy-ugoy. Tama na ang talkies. Action. Diligensya lang nung. Ikaw talaga. Pinaghanap buhay mo na may itong pamangkin mo. Nung alam nyo naman ang hilig niyan, away. Aba, dapat pala dito ipadala sa Lebanon. Oh, tingnan mo yung uso mo, sumamburga. Tanggal ba ipin? Eh siya ako nakatama nito eh. Ay, katanga. Tulungan niyo po kami, Ninong. Ang asawa ko po may sakit. Ang anak ko, 10. Wala na po kami makain. O, Dagol. Bigyan mo ng 200 si Aling Corcubina at yung asawa niya, si Ingong Magdataho, ay naghihingalo. Ano po, maraming salamat po. Maraming sige, salamat po, Ninong. Ninong! Oy! Zoy! Alika! Chedeng! May bisita ka! Mga regalo. Sino ba yan? Si Tisoy. Nana Chedeng. Ito, pasalubong para sa inyo. Salamat, Tisoy. Matagal ka na yatang hindi nadadalaw dito. Eh, marami ho kasing trabaho eh. Ako, Chedeng.
Big time na yan. Wala nang panahon yan para dito sa lugar natin. Hindi naman, Nong. Nagkataon lang. Papasok ko na muna ito. Paghahanda ko na rin kayo ng merienda. Ah, talagang sikat ka na. Upo ka, oh. Laki na talaga ng inasenso mo. Kotse, pulang-pula. Mapula pa sa kayanga. Demonyo jacket yan. Sa dami ng patse, hindi mo na makilalang maong pala. Eh, alam nyo naman, Nong, eh. Sa negosyo namin, kailangan... Eh, alam nyo naman, Nong, eh. Sa negosyo namin, kailangan presentable. Hintik na. Anong negosyo? Para lumamang lang ng dalawang guhit ang racket nyo sa racket ko? Negosyo? Presentable? Huh. Naalala ko pa. Noong una kitang kunin, osdo ka lang. Pero ngayon, pabip-bip ka pa. Paisi-isi ko lang. Ano may sahe? Mga chichigman tumatawag sa'yo. Balata mo sa akin isa. Ninong! Sige, Tisoy. Nana Chedeng, alis na ako. Balik ka uli. Nag-iisip ka ng kapalit bilang Ninong. Ayan si Tisoy, oh. Bata nga lang. Ibang-iba na ang lipad ni Tisoy, Chedeng. Matayog. Hindi ito ang lugar niya. Iniwan ko na ang tundo. Hindi na ako babalik doon. Dito ako. Class. Big time. Tisoy, hindi mo binabasa lahat ng anggulo, eh. Tingnan mo, kapag hawak natin ang tundo, maraming gamit sa atin yon, di ba? Pwede nating bagsakan ng drugs. Ngayon, sa laki nun, marami tayong pwedeng gawing lunggaron. At marami pa tayong kosa doon. Magandang taguan yon kapag mainit sa atin ang mga parak, di ba? Yan ang hirap sa'yo, Dubal, eh. Gusto mong saklawin lahat. Ipaubaya mo na lang yung ibang teritoryo doon sa mga small time tulad ni Ninong. Diyan ka mali, Tisoy. Hindi small time si Ninong. Mabuti na lang hindi pinagtitipan ng ibang racket natin dahil pag nagkaganon, malamang wala tayo rito. Lupa lang si Ninong. Tayo, pader. Kapag ginusto natin, eh para tayong piso na sasagasa sa kanya. Yan! Yan, Tisoy. Yan ang gusto ko sa'yo. Palaban. Ha? Pare, ay na! Diyan si pare, bakit mo? Yung sampagita mo, papakyawin kong lahat. Ne, magkano lahat sampagita mo? 75 po. Mabayaran ko na 100. Hati-hatiin mo sa amin, ha? Naku, salamat po. Ito ho, oh. Wow, pare. Uy, salamat. Ito naman yung sa inyo. Thank you. Ang bangon nito, ha. Sariwa nga, eh. Ikaw ba bumipitas nito, ne? Oo, ho. Yung bayad, ho. Anong bayad? Sumayaw ka muna. Sayaw? Eh, hindi ako marunong sumayaw, eh. Sayaw! Konting kembot lang, eh. Birahin mo ako. Ayan, oh. Nga naman. Oh, pinapaya mo ako sa mga kaibigan ko, eh. Magsayaw ka na! Parang kembot lang. Yan! Ninong? Ano mang kalokohan ito? Nagbibiro lang kami, Ninong. Tanong niyo sa kanya. Tibad ba? Sabihin mo! Nagbibiro, ah? Oo, oo. Eh, kung ikaw kaya ang pagsayawin ko? Nung hindi ako marunong magsayaw. Kantahan ninyo. Sayaw, Roland. Sayaw, Roland. Sayaw, Roland. Sayaw, Roland. Ikembot mo. Ikembot mo. Ikembot mo. Ikembot mo. Ikembot mo. Ikembot mo. Baba mo sa ulo mo. Nung, huwag na yun. Baka makita nila. Huwag mong tingnan. Palaman nila may kurikulum. Puro kurikulum po dito. Baba ang patalon! Mag-uubad na ho! Mag-uubad na!
Walang hiya kayo. Tubig, oh. Agad naman. Eh kasi naman ho, eh, larong mayaman yan eh. Baka dumungo pa ilong nyo dyan. Eh hindi naman ho kayo sanay dyan eh. Isa pa. Mamaya ba? Hindi ba yan sa ugoy-ugoy? Basta tama ang tutok, bulsay ang tumbo. Oh gago man. Bala ko po eh mo. Okay. Lalong na payo. Mabuti pa nung itong gamitin mo, masanay ka. Tarantado ka rin, ano? Para mo na rin sinabing panglupa lang ako. Aber nga. Hindi, sige na. Walang hiyari. Walang hiyari. Yes, wak. Panglupa nga tayo. Pangtundo. Kaya naman nagtatagal tayo rito. Hello? No, si Tamayo to. Tumawag ako sa'yo dyan dahil pinasosona sa amin yung general yung lugar mo. Bakit nagkaganon? Hindi, may nagsuchuke general eh. Ruben Romero daw ang pangalan. Taguan daw ng mga hoodlums at saka mga subversibo yung lugar mo. Alam mong hindi totoo yan, Kapitan. Kontrolado ko itong teritoryo ko. Bakit kayo naniniwala kay Ruben? Sa 10 sinabi noon, 11 ang mali. Si General ang kausap niya, hindi kami. Pero kami magsusona. Kung magsusona kayo, huwag kang magdadala ng mga tao mong may daga sa dibdib. Yung madaling kumalabit ng gatilyo, dahil parang kinukuryente ang bayak sa nerbiyos. Baka naman magmukhang moro-moro lang tayo niyan. E ano pa nga bang gagawin natin? Di ganun na nga yun. Dahil sa general nyo. Puro Estrella nga ang balikat. Pero ang laman naman ng utak ay pinaghalong lahar at abo ng bulkan pinatubo. Sige, mahalang na. Sige. Ligat ng bola. Ito na ang inobola. Yan, galing. Diyan ka lang, huwag kang aalis dyan. Dalhin lahat sa presinto yan. Sir, Topaza. Ano ba? Tayo na! Na! Basta na! Nagali si General. Naitimbre daw yung ginawa namin pagsona. Kanya kami, wala nakahuling malaking isda. Wala talaga kayong mahuli. Sana sinabi sa kanya yon. Malinis ang lugar ko, Kapitan. Oo nga, eh kaso tinucho nga kayo ni Ruben eh. Si Ruben ay parang langaw nakatungtong sa kalabaw kahit tumasang ihi. Sabihin mo sa kanya, huwag siya magtitiwala ron. Wala tayong magagawa, malakas kayo kay General yun eh. Pinainan kasi ng dosel ng pamangkin niya yung matanda, kaya... Sabihin mo sa hepe mo,
Marami ang nasisirang diskarte dahil doon sa kalibugan. Paano nga pala yung mga nahuli nyo? Nasa presinto. Aba, pakawalan nyo! Baka kainin pa yung mga yon. Mahalang galungo ngayon. Bata! Sikat ka na ngayon, ah. Nasa dyaryo ka, oh. Yun ba? Wala yun. Minalas lang. Nasona, eh. Huwag lang lalaki ulo mo. Baka naman, magsiga-sigaan ka rito. Dehin, pare. Malabong mangyari yun. Ibalik mo na yung bola, kunin mo yung dyaryo mo. Tatapusin lang namin yung laro. Sikat ka na nga. Nadyaryo ka lang. Gusto mo nang magpauga. Inuutusan mo na ako? Ha? Baka na yan. Tapos na laro nyo. Ako naman. Sige, alis. Kayo, alis. Pare. Hintay mo. Ikaw. Ano pa hinihintay mo? Sipat na. Sige. Sinabi mo eh. Ikaw tarantado ka. Sa susunod, papatayin na kita. Sige, sipat na. Tangin na inyo mag-tiyuhin. Markado rin kayo sa akin. Kayo! Pinawin ko na kayo! Bakit sino? Tara. O, hindi ba itong pinakamasarap na jingle bear? Jingle bear, jingle bear, jingle all the way. O ngayon din nagkakasubukan tayo kung sino talagang matibay ang sikmura. Ha? Isang ikot pa. Ako naman ang mauna. Aria! Aria, isa pa! Alam nyo, magandang istorya ng Orinolang yan. Minanayang ni Chedeng sa kanyang lola. Panahon pa ng Kastila, noong revolusyon, ginagamit niya ng matanda. Silipin mo yung loob, may tutong na. Isisino man maghapon, hindi na maalis. Akala ko pa matibay ang budega mo. Pambihira ka man, Nung. Bakit yung panapili mong tagayan? Pasalamat ka at yelong lumulutang riyan. Hindi yung lubid ng lola ni Chedeng. ikaw naman. Pas mo na ako. Kala ko kaya tayo nagpunta dito eh. Para pag-usapan natin kung ano nangyayaring gulo eh. Ikaw na. Isa lang ang problema natin. Si Ruben. May plano na kami sa tarantadong yun. Alam kong iniisip nyo. Lalo lang iinit sa atin ang mga parak. Ninong, kahit mayari si Ruben, hindi tayo pwedeng pagbintangan. Dahil may nakatrasong isang pipitsuging hoodlum yun eh. Wala akong bindisyon dyan. Labas ako sa gagawin nyo. O, paano? Mauna na ako. Hoy, busin mo na yan at iuwi ko pa yung Orinola. Baka hanapin sa akin ni Chedeng. Alam niyo naman si Commander,
Madalas, binabali sa usaw. Oh, Ekul. Tara. Sabagay. Sentensyado na siya sa atin. Nagpalabuto na tayo, di ba? Siya na bahala doon. Hinto ka mo. Gawin mo na. Sino ba talaga yayariin ko? Sino pa? Si Ruben. Valentin? Valentin? Oh, bakit? Bakit kubi-kubi kong itong orinolang ito? Kabibili ko lang ito ah. Ayan. Ginawa namin tagayan sa inuman kanina. Talagang niluma ko. Sabi ko, maanaw pa yan sa lola mo. Hangihina na sikmura. Sige na, jingkit mal na. Hindi naman nabutas yan eh. Bote! Bote! Anong gawin nila sa kanya, Doro? Huwag kang mag-alala. Pakikusapan ko si Ninong. Kanina pa ako rito, Kapitan. Wala ako nung tumawag sa headquarters. May problema ba? Yung dinampot yung kaninang umaga. Hindi yun ang pumatay kay Ruben. Inosente yung taong yun. Sana naman, hindi nyo pa tinutubig. Malapit na noong, para umami na. Palagay ko, may kaso kami sa tarantadong yun eh. Makawalan nyo na. Ako ang gumagarantya, wala siyang kasalanan. Pero sino? Kilala mo ba? May suspecha ako kung sino. Hayaan mo, Kapitan. Pagsigurado na ako, imunguso ko sa'yo. Kung ikaw ang gumagaranti ang ganyan, okay na. Pero, sagot mo ah. Sagot ko. Sa silong ni Kaka, may taong nakadapa, kaya pala nakadapa, naninilip ng palaka, pala kang may buhok, Pinay na kalubok. Oh, Kapitan! Ano ba? Ba't nakakalesa ka? Pinamit ni Cheding yung jeep at magsisimba raw sa baklaran. Eto, sinasolid namin sa yung bata mo. Inirelease namin eh. Hindi naman kasi na-identify ng witness eh. Oh, sabi ko sa'yo walang kasalanan ng bata niya. Hindi kasi ako kagad naniwala sa'yo. Ayan mo, Kapitan. Mula ngayon, sa akin na magtatrabaho ang batang yan. Ayos? Ayos. Okay. Okay, salamat ulit.
mo ka rin. Halika na. Sarap ito. Kilawing pikoy ng buhay. Sarap ano? Lalo na pag natikman mo ang pikoy ni Nino. Otos. Eh, hindi ba kayo sinusundan ni Nana Cheding sa ganitong lugar? Si Cheding? Wala yun. Duminado ko yung isa bahay lang siya. Eh, si Rosio? Yung pa, madalas akong buntot anon eh. Nakabuntot na ho eh. Huh? Asan? Taka. Duka. 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 Sabihin nyo, lasing ako ah. Anong nangyari dito? Singalasing. Kayo, no? Wala, ako lang. Date ko itong dalawa. Birthday ko eh. Sininin lang ang taya. Valentin, tumayo ka na riyan at huwag ka maglasing-lasingan. Hey, baby. Pag hindi ka tumayo dyan, mag-uubad ako sa dance floor. Time just to get close. Ayaw mong tumayo, ha? You know what we're gonna do. Right. Excuse me, ladies and gentlemen. Maupo muna kayong lahat at magpa-floor show ako. Magpa-floor show ako. DJ, isa kang red hot. Huwag mo i-display ang atay mo riyan! Oh, Tong! Silong... Stress na ho ah. Malapit nang tumilao ko ang mga manok. Oh, siper nyo oh. Pag nagtanong ang Nana Cheding mo, sabihin mong nakumbidit tayo sa derby sa Laloma. Sabihin mong napalaban ako ng sabong. Hey, si Rosio. Ayun, napupog na. Tatlong beses tinamaan ng tare. Kisay, bukas, pagising niya sa umaga, magtatapal dito namang Kenko. Alam mo ba, Tisoy, may bagong libangan ng ninong mo. Sabong. Ah, hindi naman. At hindi ba sa tupada lang, naiimbitahan pa sila sa mga derby, hindi ba? Oo. Alam mo, Tisoy, isang gabi, nakumbina kami ni Boying sa Laloma. Sa derby. Ah, hindi ba, Boying? Derby. Derby ho? Oo. Hindi ka dito. Nakapusta ako sa talisain. Naka. Pinupog na gusto ng kalaban. Kisay. Ayun. Talo. Talo. Babalatawan ko sana si Cheding. Sayang. Mabuti naman nung eh, may kasama kayong bagong alalay. Bakit? Ngayon lang ba nagkakilala tong dalawang anak-anakan mo, ha? Kanina. Ako nga ako nagbukas ng gate eh. Nagpakilala na ho siya sa akin. Nabanggit na rin ho siya sa akin ni... Chong Doro. Alam mo, ganyan-ganyan ang edad ko noon nung una akong masama sa grupo ni Ninong. Di ba, Nong? Pero tumuywalag ka, pakalipas ang 10 taon. Ang naiwan sa akin, si Dagol, si Pepe, at ang Chong Doro nito.
Pero silang dalawa lang ang anak-anakan mo. Parang kain na tabela. Parehong kain. Paris. Paris talaga tayo. Pare-pare lang ang dilensya natin. Kung ikukumpara kay Ninong. May kurakot na sa palabas sa pier. Mayroon pa siyang pahweteng at protection racket. Basta teritoryo niya, may ayaw tayong pasawsawin. Ayaw ngang patulan ng putahan at bisyo. Pero ayaw naman tayong payagan. Kung ganun, talagang kailangan na siya magpahinga. Yung bang alahimlayan Pilipino style sa Cementerio del Norte. Pwede nga. Pero mahirap malapitan si Ninong. May sapusa yun. Mas mabuti, sample muna natin siya. Tumira tayo ng bata niya. Nang sa ganun, baka sakaling magretiro siya ng kusa. Sige, tirahin na natin siya. Kapag mainit na ulo, di sira ng diskarte nun. O di, palabo natin na lang. Kung sino ang makakakuha ng... Gulot! Kapa, siyanto ka. Gulot! Oh, ha? Bakit? May palabo natin dito. Sandali, sali ko riyan! Yuhuu! Oh. Okay! Yuhuu! Okay! Okay. Ito sa akin. Ikaw na naman? Kambo! Numero nyo! Doble 9, dati! Doble 9. Okay. Kulang na naman. Ingo! Sandali lang. Kataya ako. Oo! Para may habol na to. Ano ba ang malo sa numero? 13. Sige, mauna ka na. Bibili muna ako ng maiulam natin. Oo, inay. Mare, pagbilan nga muna ng dalawang sardinas dyan. Ang sama naman nitong anunsyo mo. Puro 13. Malas na numero. Ikaw ang mamalasin. Ano? Iiwan na lang natin yan. Matagal na lang mumuro sa akin to eh. Sige. Si Domeng. Ninong, akala ko parang na naman ang bubulabog dito. Halika nga. Alam mo kung bakit ako narito, Domeng? Wala ho akong alam na dahilan. Napasabak pa nga ho ako kagabi ng inuman eh. Ngayon nga lang ho akong tanghali na himasmasan eh. At hindi ka na mahimasmasan kahit kailan kapag napatunayan kong kasangkot ka sa nangyari. Ho? Ano ba ho ang nangyari? Isang kolektor ko ang pinatay. At dinakawan pa ng koleksyon ng taya. Nong, hindi ko ho magagawa sa inyo yan. Baka ho mga dayo o kaya mga bangag. Pero mga bata ko, hindi ho magagawa yan. Baka naman tinatalunan niyo ako, ha Domeng? Huwag niyong ipagmalaki sa akin ang pagiging apat na alas ninyo. Pag natapos ako sa inyo, apat na malas ang labas ninyo. Para tingin mo sa kanila yan, ha? Sama ko. Sandali lang tayo dun, ha? Oo. Oh. Ninong! O, Bebang, bakit? Si Sonia po, ginahasa po niyo kagabi. Ha? Utang inang kulot na yan, ha? Kailan sa Sonia? Nandun po sa ospital na siya. O, Bebang, lagay mo dyan pag-gasos. Tangin inang kulot na yan, ha? O, balas pa niya. Claude,
No. Nong, bakit? May pinakialaman kang hindi mo dapat pakialaman. Nong, wala akong alam dyan. 13 anyos? Winasak mong bahay bata, putang ina mo! Eh, Nong, baka pwede natin pag-usapan yan! Dali yan! Nong, Nong, wala akong alam dyan, Nong! Nong, baka ba kayo sa akin? Wala akong kasalanan! Nanggahasa ito ng 13 anyos. Ikaw lang ang bahalang lumiskarte rito. Walang dapat gawin sa kanya. Meron pa siya kasalanan, di mo alam, Nong. Ito, dumento kay Ruben eh. May witness kami. Tata, di totoo yan! Nong, di ko lang binibintang niya! Paano, Kapitan? Nasa mabuti siya kamay ni Nong. Kaya umayo ka na at dumalalim na ang gabi. Siya po nakita ko sumaksa kay Ruben. Eh, tata, wala akong alam dyan. Eh, baka bayarin niyan eh. Dinidin lang ako niyan. Tapusin mo na yung sigarilyo mo. Sige, umuwi ka na. Paano po yung sinabi niyo, Chong? Kunin mo kay Big. Salamat po. Usapan to. Tata, bawa ka sa akin. Tata, tata, bawa ka. May nagparating sa akin nung umiinit daw dito sa inyo. Nagre-rebelde daw itong mga gunggong na sinakadyo. Dahil sa pagkawala ni Kulot. Wala yun. Dapat talaga ako na mismo yumari sa masiba sa monay na yun. Baka kailangan mo ng backup, no? Nakahanda ako. Mga bata ko. Kilala mo si Ninong Tisoy. Kontrolado kang lugar ko. Kahit lumala pa dito ang sitwasyon, kaya pa rin ni Ninong. Supot mo. Salamat po. Supot mo? Salamat po, Ninong. Salamat supot po. Supot mo. Matatagal lang pa ba yung kuya? Sandali lang yun. Dalawang kong sardinas. Nakul, ikumlin nyo yung mga bata. Opo. Putangin na. Sinatoto yun, ha? Walang alis sa inyo dito, ha?
Talian mo, sayang ang dugo. Hindi maaaring magtagal si Ninong sa ospital. Sa pinakamadaling panahon, kailangang ihatid nyo kami sa rancho. Alam kong gusto nyong gawin. Gusto nyong makapagiganti. Agad. Hindi maaaring sumama sa inyo si Ninong. Kung may binabala kayo, bahala kayong tatlo. Tingnan nyo ang nangyari kay Ninong. Sa kapabayaan ninyo ito ah. Eh kung napuruhan siya, paano? Nana Chedeng, kailan po nyo binabalak na pumunta sa rancho? Paging Dr. De La Cruz, Dr. De La Cruz, please proceed to the emergency room right now. Paging Dr. De La Cruz, Dr. De La Cruz, please proceed to the emergency room right now. Si Ninong. Paging Dr. Reyes, Dr. Reyes, you have a telephone call of 9301. Chisoy, kayo pala. Tuloy kayo. Soy, batalyon na yata yan din, alam mo ah. Basta gera ni Ninong, gera ko rin. Mga kasangga ko yan. Si Duval, si Brando. Pumula kayo. Bakit dito tayo nagkita? Ligtas tayo dito, Tisoy. Alam mo na, malakas din ang radar ni Kadyo. Ang akala naman ngayon, tagalid na tayo namin. Dahil may tama si Ninong, pero nakakamali sila. Kaya kung mag-uusap tayo, dito na lang. Nagol, kaya kami pumunta rito para tumulong at para pag-usapan kung paano natin sisintensyan yung mga kalaban ni Ninong. Ngayon, kung talagang gusto mong dito tayo mag-usap-usap, dito! Pag hindi namin kaya, tatawagin namin kayo. Ano kaya nangyari sa Maynila? Kailan mo ba pinababalik si Nalagoy? Sa Lunes. Kailangan pagbalik nila. May resulta ng pinagagawa ko sa kanila. Tagal mo ng tao si Nadagul. Lahat ng pinagagawa mo, ginagawa nila. Kaya magpagaling ka na lang. Huwag ka na mag-alala. Oh. Ako naman. Kaya sa susunod, kailangan hindi na makita si Ninong. Sorry mga kosa. Matinik din yung matanda eh. Ayos lang yun. O paano? May lakad pa kami ni Doming. Nasabukan lang kami. Nara! Dali! Dali! Kosa! Sino bang titirahin mo? Ikaw! Huwag mo kayo maglala, Mare. Roberta, ano natin si Ninong? Siya yung may kagagawa ng lahat ng yan eh. Tukol dun sa mga bata ko. Huwag mo kayo maglala. Dahil tutulong mo kami sa inyo sa lahat ng aking makakaya. Kaya. Mare, maano na ako sa inyo. Pilalakari pa ako. Oo, pare. Thank you.
bakit hindi mo tinuluyan? Hindi bale. Masasanay ka rin. Dala. Bakit kasi hindi pa tayo dito pumirmi? Para matahimik ka na. Chedeng, hindi ka kasi taga-Tondo. Ano lang sasabihin sa akin ng mga tao? Takbuhin? Kung kailan nagkakagulo, doon ako mawawala. Ano talagang plano mo? Pero Chedeng, hindi na masyadong masakit. Kalagay ko, pwede ko nang tanggalin to. O ayan, pwede na. Ayan. Isasauli ko na sa'yo yung big kiss mo. Iniiba mo ang usapan eh. At alas 10, mamayang gabi, magkita-kita tayo sa talyer. Doon natin malalaman kung saan naglulungga si Kadyo. Magtapos noon, bahala na kayo. Yan talaga plano namin. Yan ang utos ni Ninong eh. Kailan ba siya babalik? Hindi na magtatagal yon. Pagaling na nga sugat eh. Pag hindi pa namin naayari ang gagong yon, baka siya na nga personal na umating dun eh. Oh, papano? Lalakad na kami. Paiwan na ako dagol, may pag-uusapan pa kami. Sige. Basta alas 10, magkita-kita tayo. Okay. Tara, boying. Ihanda mo ng mga bata, sabihin mo sa kanila, may target practice tayo sa talyer ni Ninong. Di ba, Pepe? Basta hindi ako kasama sa target, ha? Nagkakaintindihan tayo. Baka idamay niyo ako. Si Dagol at si Boying lang. Ang maganda nito, si Kadyo ang pagsususpecha ni Ninong. Boying! Boying! Ano yun? Sina Tisoy, wala pa ba? Wala pa eh. Tagal naman nila oh. Buti pa, tingnan mo yung tubig kung kumukulo na. Ipagtimplan mo tuloy ako ng kape. Kumakalan na sikmura ako. Oo. Sobrang tagal naman yan, oh. Darating eh. Ang tagal namin naghintay. Kasama ko na yung informer na sinasabi ko sa iyo magtuturo sa ating kinakadyo. Ha? Eh, asan? Takil mo, Tisay! Thank you.
Namin kung saan nagtatago si Nakadyo. Thank you.
Pare, masama eh. Anong masama? Nagbalik pa si Ninong. At paghahamon ng entrada, tinumba nga agad si Kadyo eh. Hindi niya alam na tayo ang kalaban. At hindi ang apat na alas. Teka, teka. Kung si Kadyo, tinumba na. Hindi na apat na alas yun. Apat na todas na dahil wala na eh. Pero, huwag tayong pakakasiguro. Dahil baka matunugan ni Ninong, nakasabwa tayo ni Kadyo. Tsak, bibeltahan tayo nun. Kailangan, mag-boy scout tayo. Laging handa. Siya ang kailangan maganda. Dahil uunahan natin siya. Teka, teka. Huwag tayong padalos-dalos. Mahirap pasukin ang teritoryo niya. Tapos na ang panahon ng mga kilabot tulad ni Ninong. High-tech na ngayon. Pinaglipasan ang mga style nila. Panahon na ngayon ng mga grupong tulad natin. Ah! Isusubo kita kay Ninong! Ah! Wala na si Ninong. Tapos na si Ninong! Magsusumbong ka pa? Kalimutan mo na si Ninong. Kalimutan mo na siya. Kasalanan. Nagalit siya. Nang sintahin ko sa nangyari, kinatagod at Boeing. Sila, Tisoy at Pepe, ang nagplano ng pagpatay sa kanila. Akong bahala sa kanila. Patong-patong na atraso nila sa akin. Mag-iingat ka. Naghuhulamentado na si Tisoy. Hindi ko akalain na magagawa niya ito sa akin. Tama na, Rosie. Magpahinga ka na, ha? Magpalakas ka. Pagaling mo, Rosie. Magbabakasyon tayo. Kahit saan mo gusto. Kung gusto mo, dalawin natin yung mga hingkong mo sa Bicol. Wala tayong gagawin doon kundi mamasyal. Kumain ng buko. At tuwing gabi, magdamag tayong mag-uugoy-ugoy. Tunay na kalaban. Ang masakit ay dati natin siyang kasama. Si Tisoy, na nung araw ay tinuring kong parang tunay na anak. Pero ngayon,
dahil ng tarantado. Nagkasapot na ang utak dahil sa ambisyon. Alam nyo, kung ikukumpara ang mga armas nila sa atin, baba, magmumukhang armado lang tayo ng tirador. Kaya mga bata, ang gustong umurong sa inyo ay umurong na hanggat may panahon pa. Alam ko lumalala na sitwasyon. Alam ko rin kung paano ako makakatulong. Laban ito sa loob ng pamilya, Kapitan. Hayaan mo na muna kami. Pwede ko kasing balata si Tisoy. Madali ko magagawa yun. Isa ako sa mga dahilan kung bakit nagkasungay si Tisoy. Kaya ako mismo ang puputol sa mga sungay niya. Tatapatan ko na ang dati kong alaga. Konting ingat lang nung, dahil mas makamandag pa sa kobra ngayon. Sa buong buhay ko, ang lahat ng ahas na nagtangkang tumuklaw sa akin ay nawala ng kamandag. Ganun din ang mangyayari kay Tisoy. Ano ba itong dala mo sa akin? Makakatulong yan sa laban mo. Sa iyo ito pagkatapos. Pangako yan. Isang payo lang nung huwag na huwag ka magtitiwala kay Pepe. Tutuloy na ako, Kapitan. Balak nyo ngayon, sir. Pag nagkamali si Ninong, mapipilitan akong itumba siya. Siguro naman di na makakalimutan sa departamento yan. Medyo mabigat yung kinina ako. Diba? Makalimutan mo ito. Alam kong kakailanganin mo ito ngayon. Halika na, Chedeng. Ihatid na muna kita sa mga tiyahin mo sa Sampalo. Grabe na ba talaga ang sitwasyon? Bakit kailangan kang umalis dito? Dati naman iniiwan mo ko pero bumabalik ka. Hindi ba? Malala na talaga. Ibang klaseng giyera ito, Chedeng. Kaya kailangan doon ka muna sa isang lugar. Naligtas sa panganib. E, paano ka?
taon din tayo nagsama. Nauna lang ko sa akin. 5 taon sila, Gulls. Pero wala na sila, Corey. Ang masakit nito, ikaw ang dahilan ng pagkawala nila. At idinamay mo pa si Boye. No. Si Tisoy ang nagsalanan ng lahat ng ito. Niloko niya ako, no? Patawarin mo na ako, no? Pepe, hindi na natin mababago ang nangyari. Nawala si Dagol. Nawala si Boyeng. No. Kaya dapat mawala ka rin. No. Hindi na ako ulit. No. Ninong, patawarin mo ako. No. Ito. Double zero ito. That's pag ito na itulak natin. Lalong bibigat ang grupo natin. Madadagdagan at lalong lalakas ang bakal natin. Kaya, tapusin na yung ninong-ninong na yan. Duval, may bumalik kay Rudy sa balkon na eh. Batrig ba? Wala naman akong narinig na putok ah. Pana ang ginamit nila. Pana? Oo. Oh. Eh, putang na si Ninong. Nandito siya sa loob. Yung basura natin! Kung napasok niya ang lungga natin, kaya rin natin pasukin ang teritoryo niya. Lover, ha? Paano? Pasukin na natin? Kayong dalawa. Doon kayo sa kabila. Utang ina yung dalawang bata natin, sinira ni Ninong! Kayong dalawa, pasukin nyo! Sige, magsikalat kayo!
paikutan natin. Hoy! Mga kunehong sungaw! Sininong bang inahanap nyo? Andito ako! Iwiwalay tayo. Kargado naman tayo, di ba? Pasukin na natin. Hindi pa pala tapos ang labanan eh. Hindi tapusin natin. Dito! Soy! Maubos tayo rito kung di tayo aalis. Paano alam yan eh? Disuklihan natin ang tingga. Eh, hindi nga natin nakikita kalaban eh. Lumulungga lang yan sa tabi-tabi. Inong! Lumabas ka dyan! Lumaba ka ng harap-harapan! Disoy! Kung gusto mo ng gera, huwag dito! Ayoko madamay ang mga taga rito! Kapag hindi ka lumabas, paulan na namin ang pala mga bahay dito! Sige! Pag nagpuputo kayo, uulanin naman kayo ng pana! Inyang pana, kakana-kana! Anong kakana-kana? Ikaw kakanay namin! Oh! May tama mo!
tayong laban. Atras! Siguradong hindi na mga nga si Tisoy na pumasok sa teritoryo natin. Naturuan natin siya ng leksyon. Pero sa palagay ko po, Ninong, dapat nag-iingat din po tayo. Dapat! Dahil hindi pa tapos ang labanan. Ninong! Oh, bakit, Ineng? Ninong, ito po para sa altar ninyo. Ha? Oh, ayan. Para sa'yo yan, ha? Salamat po, Ninong. Kaya nga isipin mo, ilang henerasyon pa ang tatawag sa'yo ng Ninong? Ilan ang magsasampagita ang nakita mong nagdalaga? Napangasawa mo pa nga yung isa. Ninong ka pa rin. Hindi ka pa ba napapagod, Valentin? Matagal-tagal na rin, Chedeng. Kaya pwede na sigurong mawala na si Ninong. Pagod ka na, Valentin. Hindi lang pagod. Manhid na rin. Sa dami na siguro ng labang ko. Ordinaryo na para sa akin ang pumatay ng tao. Hindi na nga ako nakukonsyensya kapag iniutos kong itumba mo si ganito, itumba mo si ganon. Kaya nga, tama na. Pero pag nawala ako, paano kaya nila ako maalala? Tama na siguro yung maalala nila yung kakengkoyan ni Ninong. Yung kabastusan ng bibig ko. Higit naman doon, Valentin. Maaalala nila ang mga pagtulong mo. Ang pagtatanggol mo sa lugar nila. Yung kagustuhan mong makahanap ng hustisya para sa mga inabuso. Para sa mga maliliit na hindi makalaban. Pero natatakot ako. Hindi mabura sa isip nila ang mga karasahang ginawa ni Ninong. Mga kalaban mo lamang ang magtatanim sa kanilang isip ng ganun. Tama ka nga, Chedeng. Bago ka mawala sa akin, o mawala ako sa iyo. Kailangan ko ng huminto. Pero pakatapos si Tisoy, Chedeng, ito na ang huling pakikipagtuos ko. Sumpa man. Darating na si Ninong. Alas 12 na. Baka naman di na gayon. Baka yung bayag, umakyat sa leg eh. Hindi na nga sisipot yun. Kilala ko si Ninong. Kapag yan ang hinamon mo, kahit saan, anumang oras darating yon. Para siyang daga ngayon na pumasok sa lungga ng mga leon. Mapapapak siya rito. We'll be right back.
Sabog ka na ngayon, Ninong. Magandang kumanta itong Ultimax mo. Oh. Isasauli ko naman talaga. Bakit? Tayo niyo ako sa baba. Pagod tayo. Diba sabi ko sa'yo, ako na ang aayos sa problema natin kay Tisoy? Tapos na ang giyera namin. Simula pa lang to. Kailangan mawala ka para matahimik ang tundo. Alam ko ang iniisip mo. I'm sorry, Nong. Pag natagpuan nila bangkay mo rito, iisipin nilang isa ka sa mga namatay sa inkwentro. Kaya, kayo lang sa departamento makakaalam kung ano talagang nangyari. Ganyan talaga ang buhay, Nong. Ang importante, mawala ka. Isipin mo na lang na ikaw ang naging huling kilabot ng tundo. Kapitan, huling kahilingan, bago mo ako pwedeng kapersitong dasal? Si Ninong. Clementine.
tondo na kami ni Kapitan. Iwanan ko ng tondo. Tinawagan nga ako, kaya ako nandito. Cheding, matutupad na rin ang matagal mo nang hinihiling sa akin. Tapos na ang mga araw ni Nino. Masakit ding isipin na iwanan ko na ito. Pero ang lahat talaga ng bagay ay may katapusan. Isipin mo na lang na ang bawat katapusan ay may katapat na simula. Halika na. Naninilip ng palaka. Music.